Hi guys! Welcome to the part 3 of our bar exam coaching series. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa inyo for watching my past videos and thank you rin sa mga wonderful comments ninyo. Siyempre, para sa mga bar candidates natin na hindi nakapag-enroll sa review center dahil sa pandemic, para sa inyo to, and at the same time sa mga law students pa lang, kasi syempre mahalaga na ngayon na habang nasa law school pa lang kayo, natututunan nyo na yung mga ganitong bagay. So, I know for the past videos, I told you that we are going to discuss today about the handwriting and erasure, pero dahil mukhang matutuloy na talaga yung digitalized bar exam this year, wag muna nating i-discuss yung topic na yon. And so for today, we're going to discuss about fast reading techniques and yung memorization tips. So, let's start. So, wala nang paligoy-ligoy pa. Sasabihin ko na sa inyo yung ultimate tip ko on how to read fast. I read it somewhere. Hindi ko lang talaga maalala kung saan. Pero, since nabasa ko siya, talagang pre-practice ko siya hanggang sa natutunan ko at hanggang ngayon, yun pa rin yung nagagamit ko sa pagbabasa ng mabilis. Isa kasi daw sa dahilan kung bakit tayo napapabagal ng pagbabasa ay ginagamit natin yung ating bibig sa pagbibigkas nung binabasa natin. Minsan, or madalas, kahit nakasarado yung bibig natin at sa isip lang natin, ganun pa rin yung ginagawa natin. Binabasa pa rin natin sa pagbibigkas ng ating bibig, pero sa isip lang natin ginagawa. So, ang tip dito is to understand what you are reading through your vision, through your visual. Ibig sabihin, pagkakita mo pa lang ng letters, nai-interpret na ng brain mo dapat yung meaning. So, para ka lang nag-i-scan na pag dinaan mo yung mata mong ganon at nakita mo na yung mga letters, yung mga words, na-process na kaagad yung meaning doon sa brain mo. So, parang, di ba, pag iisipin mo, parang pang-alien yata yung sinasabi ko. Pero, trust me, ginawa ko talaga siya, pinilit ko siyang matutunan. Nangyari naman, nagawa ko naman at hanggang ngayon sa practice, kahit ganito kakakapal yung mga binabasa ko. Sobrang bilis ko siyang basahin through scanning. Nadaanan lang na mata ko, hindi ko ibinibigkas sa utak ko kung ano yung binabasa ko. At yun naman, nakapaprocess naman ng brain ko yung meaning. Practice lang yung kailangan hanggang sa matutunan nyo siya. So, yun talaga yung ultimate tip ko on how to read fast. Yung isa pang tip na ma-share ko sa inyo, hindi to galing sa akin, share lang ito ng professor ko dati kasi nag-enroll daw siya sa isang class on how to read fast. At yun lang daw talaga yung natutunan niya, sabi niya, ginagamit niya yung daliri para magbasa ng mabilis. Siyempre, kung gusto mo mas mabilis, mas bilisan mo yung ganun ng daliri mo. So, subukan nyo rin yun kasi baka yun yung maging mas effective sa inyo. So, kung napanood nyo yung unang video ko on how I did my self-review, makikita nyo doon na isa sa mga ginawa ko pa ay hindi ako nag-highlight nung mga bagay na naiintindihan ko na habang nagbabasa ako. Kasi yung mga naiintindihan ko noong nasa law school pa lang ako, for sure, alam na alam ko na yon. Kaya hindi ko na nga siya hinighlight kasi nakakabagal lang yung pag-highlight. Ang hinahighlight ko lang yung mga hindi ko masyadong maintindihan or yung madalas kong makalimutan, para pagdating sa second reading, yun na lang yung babasahin ko, at yung mga walang highlight, i-skipan ko na. So, yung mga tips na to, hindi to applicable sa mga law students, kasi pag law student pa lang kayo, kailangan na maintindihan yung maigi yung binabasa nyo dahil first encounter nyo pa lang doon. Itong mga to ay applicable lang sa mga bar reviewers. Pero huwag kayong mag-alala kasi gagawa ako ng separate video para sa inyo, para sa mga law students, on how to read fast kapag nasa law school kayo. Kasi nung nasa law school din ako, mabilis akong magbasa. So kahit tanghali na ako gumigising, nahabol ko pa rin yung mga kailangan kong basahin cases. So i-share ko sa inyo kung paano ko ginawa yun. So, that's all I can share about fast reading. And so, we're going to move to the memorization tip.
eto, sa maniwala kayo sa hindi, hindi ako marunong mag-memorize or hindi ako magaling mag-memorize. I actually graduated as the class valedictorian in law school. Pag-iisipin siguro ng ibang tao, maybe one of my blessings ay magaling ako mag-memorize, pero actually hindi. This is to encourage you na hindi nyo kailangang maging magaling mag-memorize para lang sa bar exam. Pag law student kayo, mahalaga yung memorization kasi malalagot kayo sa recitation kapag pinag-strict yung prof, tapos may pina-enumerate sa inyo or pina-define sa inyo, tapos hindi nyo siya ma-define exactly or ma-enumerate exactly. So, baka mapatayo kayo ng buong klase. Pero syempre, pag magbabar exam na kayo, it's too impossible na ma-memorize niyo yan lahat at maisagot niyo yan exactly lahat-lahat kung paano siya kinote ng Supreme Court or kung paano siya written sa batas. So, ano ang ginawa ko? Ganito, kailangan kasi malalim yung pag-intindi mo sa batas. Alam niyo naman to na kapag meron kayong mga kaibigan or relatives na nagtatanong sa inyo about sa batas, di ba? Kayang-kaya niyo naman talagang sagutin nang hindi naman tumitingin sa libro ninyo. Ang dahilan kasi noon ay alam na alam ninyo yung topic. Alam na alam ninyo yung batas. Ganun din yun pag sumasagot ka ng bar exam. Pag alam na alam mo, hindi mo kailangang tumingin sa libro mo. So yun ang kailangan nyong i-strengthen. Kung paano ma-deepen yung inyong knowledge and appreciation nung batas, para mas madaling ma-recall. Take note, my term is recall kasi ang gagawin mo lang naman talaga kapag nakaupo ka na doon at sumasagot ka na sa bar ay ire-recall mo lang naman talaga yung meaning ng batas. At mas madali yung ma-recall kung naiintindihan mo siya. You don't have to quote it exactly as it was worded. Ang mahalaga lang is you put the keyword. And kung talagang hindi nyo mailagay yung mga keywords, hindi nyo maalala, you can use your own word. Kasi kung naiintindihan mo yan, hindi ka magde-deviate sa meaning kahit na sariling words mo yung ginamit mo. Pero kung napanood nyo yung video na ginawa ko about self-review, malalaman nyo doon na nag-memorize din naman ako for the bar exam. And I did that during pre-week. So ano lang ba yung mga minemorize ko? Ang minemorize ko lang ay yung mga four enumeration at hindi lahat. Pinili ko lang yung mga alam ko na mahirap tandaan. At syempre, alam nyo na, ang number one na technique na magagamit natin dyan pag nagme-memorize tayo ng enumeration ay using mnemonics. So, bahala na kayo kung ano yung mnemonics na gusto nyong gamitin. Ang mahalaga, sarili nyong gawa, kasi pag sarili nyong gawa yung mnemonics, mas madaling maalala. Kung tatanungin nyo ako kung minemorize ko yung elements ng mga crimes, isang malaking no, hindi talaga, hindi ko inattempt. Kasi, para sa akin, masyadong imposible kung ma-memorize ko yun at masasayang lang yung oras ko na mag-memorize. So, ang ginawa ko, katulad ng sabi ko, inintindi ko lang yung crime kasi pag tinanong naman yan sa bar, ang gagawin mo na lang is just to define the crime. So, what I did is I defined the crime the best that I can and I used the important keywords na lang. So, yun, okay naman, nag-work naman siya dahil eto, pumasa naman ako. So, huwag kayo madi-disappoint kung hindi kayo makapag-memorize kasi hindi naman talaga ganun kailangan yan, lalo na kapag ka naiintindihan mo talaga yung batas. So, you work on understanding the law and deepening your appreciation. I use the word appreciation kasi kung napapansin niyo kung mas na-appreciate niyo yung batas at kapag na-associate niyo siya sa personal niyo na buhay o sa buhay ng mga kakilala niyo, di ba? Mas madali siyang maalala. So, yun yung mga kailangan nyong gawin so you can learn the laws by the heart. Hindi nyo kailangang alamin lahat. It's too impossible to know everything. I know that there are some weird questions in the bar. Maganda kung nasagutan nyo yun, pero you don't have to worry and you don't have to really aim na masagutan lahat. Although it's good na yun yung aim mo, pero
kung nakaka-distract lang sa'yo yun at nagiging cause lang yun para ma-disappoint ka sa sarili mo, ang isipin mo na lang ay, ang mahalaga ay ma-strengthen mo yung foundation mo, yung understanding mo ng basics, kasi mostly naman talaga ng tanong sa bar exam is about the basic doctrines and concepts. So that's all again I can share for today. I hope you learned something from me. And again, thank you for sharing my videos kasi I really wanted to reach out lalong-lalo na doon sa mga hindi naka-enroll sa bar review dahil nga sa pandemic. Of course, hindi lang naman ito yung mga videos na gagawin ko. Gagawa din ako ng para sa mga law students natin. At syempre, I want you to take a peek of the life of a lawyer para once na you claim the dot on that ATTY, alam nyo na kung anong klaseng buhay yung kakaharapin ninyo. So again, thank you for watching and please don't forget to subscribe to my channel.